What's up guys? Welcome back to my channel, Modi Homeboy TV. So, sa video natin na to, tuturuan ko kayo ulit kung paano gumawa ng isa pang swing type na automatic egg turner. Sa previous video natin, ang ginamit natin is ay isang digital timer. So, bali, dun lang nakadepende ang pag-turn ng ating tray. So, hindi tayo gumamit ng limit switch noon at saka relay. So, this time, ang gagamitin nating timer is analog timer. Itong timer na to is madali lang siyang bilhin. Pwede natin siyang mabili sa mga maliit na hardware or yung mga hardware na makita natin sa mga mall. At gagamit din tayo ng relay at ng limit switch. Huwag po kayong magalala kung nahihirapan kayo sa mga ganong component. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para maituro ko sa inyo at mapaintindi ng maayos ang ating mga circuit. So, ano pang hinihintay natin? Let's watch this. Ano-ano po yung mga gagamitin nating mga materyales para sa video natin na to? So ito po, nagamit tayo ng ganitong klase ng timer. Itong timer na to is 220 volts. Simple lang siya, analog. Iniikot mo lang to, tapos dito mo lang isasaksak yung load mo. Then, mag-on siya at mag-off base kung anong isi-set mo dito sa ating timer, sa dial. Then, gagamit din tayo ng relay, no? 8-pin relay. So, huwag po kayong matakot pag nakakita kayo ng 8-pin relay. Dahil, minsan, siyempre, pag bago-bago ko pa lang sa mga ganito, minsan, meron tayong ano eh, yung nature natin, ay, may relay, mahirap yan. Huwag natin gawin. Tuturuan ko rin po kayo kung paano siya gamitin. Then, next naman po is gagamit tayo ng limit switch. Ito po ay madalas kong nakikita sa mga groups. Tinatanong kung paano gamitin. Katulad din ng relay, pag nakakita tayo ng ganito, kung bago-bago lang tayo sa paggawa ng ano, medyo natatakot na tayo. Na, ay, may limit switch yan. Huwag na nating gagawin or gagayahin. Mahirap yan. Pero, tuturuan ko po kayo kung paano po ito gamitin sa pinakamadaling paraan po na maintindihan nyo siya. Next naman po is yung motor na gagamitin natin. So, same pa rin po yung motor na gagamitin natin. Ito pa rin siya. TYZ yung brand. Dalawa lang po yung kanyang wire, no? Gagamit din tayo ng switch para sa ating manual turning. So, yun po. So, ngayon, gagawin natin, i-assemble muna natin yung ating box. Lalagay muna natin yung ating motor dito. Mapapansin nyo ito, tinakpan ko na dito sa dati kasi napansin ko medyo may mali sa ikot. Kaya, ililipat muna natin sa dito. Dito ko na binatasan. Let's go. So, bari dito tayo sa likod ng ating ano. Lalagay natin ito. Tapos, yung wire ng, yung dulo ng wire niya, is papasok na natin dito. Ito. So, yun po, no? Naikabit na natin yung motor natin dito. At the same time, yung wire niya is nandito na rin. Ipasok na natin. So, i-attach muna natin yung ating, itong ating bracket. So, sisimulan na po natin assembling yung wiring niya. So, ito po yung pinaka yung dalawang wire po ng ating motor, yung synchronous motor. Bali, ito, 220 naman po ito, kahit magkabaligtaran ang gamitin natin is okay lang. So, paano yung gagawin natin? Yung isang wire, iyan lang po natin to. Standby lang natin to dahil ito i-connect natin sa line 1 ng ating AC power supply. Then, yung isang linya naman na to is i-connect natin sa common nung dalawang limit switch natin. So, asan po yung limit switch? So, ito po yung mga limit switch, no? Ang purpose ng limit switch is para patigilin yung pag-ikot ng motor kapag yung angle ng ating tray is nandun na sa gusto nating angle na mag-stop siya. So, yun po, no? Ano yung parts po ng limit switch? So,
So yung limit switch po na to is meron tatlong ano, meron siyang tatlong paa. Ito yung common. Tapos ito naman yung normally open. Tapos ito naman po yung lever. Ito yung tinatamaan para mag-switch siya. Okay? So dito po yung mga yung common ng limit switch. So ito daw pong line na to, i-connect natin sa common nito tsaka common ng isa. So paano natin gagawin 'yon? Maglalagay tayo ng wire dito sa common ng isang limit switch tsaka ito sa pangalawa. Maglalagay din tayo ng wire code sa common. So para mapadali, gumawa na po ako ng wire na merong ano, tawag ito, wire connector. Pwede rin pong gawin nyo is hinangin nyo, pero for this tutorial I preferred na ganito lang po yung gawin natin. Lagay natin sa common. Yun. Tapos yung isa. Yun. No? Gagawin natin yan. Itong dalawang to, samahin natin at the same time yung isang wire. Ayun po, sasamahin po natin sila. Yun lang po yung ibig sabihin nyo. So ito, gagamitan natin ng wire cap. Ayun po, no? And then, galing naman sa dalawang limit switch na to, pupunta tayo dun sa normally close, no? Yung normally close ng limit switch 1 or 2, kahit magkabalito dyan, okay lang po. Basta yung NC, lalagyan din natin ng wire yan. Mauna muna tayo dito. Yung normally close nito, yung NC nito, i-coconnect naman natin sa normally close ng ating relay. So, lalagyan ulit natin siya ng pin. And lalagyan ulit natin siya ng wire. So, ito po yung gagamitin natin. Bali, kagandahan kasi niyang mga to, salpak na lang. Hindi ka na mag-iinang. Ayan, papasok mo lang ng ganyan. Okay. Tapos, yung isa din, lalagyan din natin siya ng wire sa normally closed. Yun po, no? Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan ito ipoposition. Then yung dulo ng bawat wire or ng bawat wire nang galing doon sa normally closed ng ating mga limit switch, kahit magkabaliktaran yan, yung isa ilalagay natin sa normally close ng ating relay, yung isa naman sa normally open. So ito po yung relay natin, no. Itong ganitong klaseng relay is meron siyang dalawang ano, SPDT na switch, no. Pwede kang mag-connect doon sa 159, pwede rin doon sa 4812, no. So doon lang tayo sa 159. Saan tayo magkoconnect? Yung isa, i-coconnect natin sa normally close. Anong pin po yung normally close ng ating relay? Pin number 1 po. Dito po, pin number 1. So, i-connect natin sa pin number 1. Ito po yung pin number 1. Dito po. Mababasa nyo po, yung relay na ganito, makikita nyo po, meron siyang circuit sa taas. At the same time, yung mga pin number, mababasa nyo rin po sa tabi ng mga, o sa baba ng mga tornilyo. Yun po, pin number 1. So, i-coconnect na natin sa normally close yung isa. Ayun lang, oh. Papasok mo lang siya doon. Sasara mo na yung... And then, yung isa naman sa normally open, sa pin number 5. Yun, itong nasa taas. So ang gagawin natin, i-assemble muna po natin yung wiring. Tapos mamaya po, ipapaliwanag ko sa inyo paano yung mechanism niya, paano siya gagana. Okay?
Then, sa number 9 po na common ng ating relay, magkoconnect tayo ng wire doon para kumonekta naman yung wire na yon sa ating line 2. Ito, bali, itong line 1 kanina na galing sa ano, pagsasamahin natin para may saksak natin. Ito yung ka-partner niya. So, ito yung wire para sa ating common. Yan, no? So, meron na yung ating limit switch. Wala na tayong gagawin sa electrical nito. I-install na lang natin dun sa mga kung saan patama yung ating tray. So, sa relay naman natin ngayon, kumpleto na yung sa normally closed, normally open, tsaka yung common na wiring natin. Kailangan na lang natin gawin is yung mag-trigger dito. Ilalagay na natin yung wire na magpapatrigger dito sa ating ano, sa relay. So, ang gagawin natin para matrigger yung ating relay, i-coconnect natin yung ating itong plug na to, yung dalawang dulo, i-coconnect natin sa pin number 13 and 14. Bakit doon? Yun po kasi yung ano, yung coil ng ating relay, doon po yung pin niya. Bali, kailangan mong ma-supplyan ng 220 volts yung pin number 13 14 para itong relay natin is mag-switch from normally closed magiging open, yung normally open naman magiging closed po. Yun po yung purpose niya, switching po, no? So saan po yung 13 14? Nandito po. Yan, 14 13. So, bakit plug ang ginamit natin dito? Kasi nga po, itong plug na to, yung isasaksak natin dito sa ating timer. Okay? Ayan. Ganyan. Tapos yung timer na to, 220 volts. Bali, yung buong system po natin, 220 volts. Siya namang isasaksak natin sa 220. No? So, yung timer natin, ito yung isiset natin na every 2 hours, mag-turn yung ating egg turner, no? So itong isang wire na galing sa ating motor, tapos yung isa naman na galing sa common ng ating relay, is lalagyan natin siya ng plug. Bali, may plug ako dito, dudugtong na lang natin dito. So ito, no, nalagyan na natin ng plug ang dalawang wire. Ito po. So, yun po na bali na tapos na natin i-connecta yung ating mga wiring. So, at the end of our line, meron tayong isang plug dito na i-coconnect, isasaksak natin sa 220. The same time yung ating timer, no? Na nakasaksak din yung ating relay. So, yun po. So, isasaksak natin yan ito sa 220. Dito. So yan, gumagana na yung ating same time itong ating timer na lagay natin. Yan, nakasaksak na, no? Kung mapapansin nyo, bali itong timer natin is naka manual pa lang din. Parang dating dito is naka bypass lang po yung ating motor. So, ang gagawin natin yan, para tumigil yung ating motor, is ipoposition na natin itong ating mga limit switch doon sa ilalim. Para kapag tinamaan ng ating tray, is mag-i-stop yung motor. So, let's see. Ang ating motor, no? So, mapapansin nyo, mas maganda yung ikot niya ngayon kumpara sa dati natin ginawa na yung motor is nasa gitna. Okay? So, yun. Tinakpan ko na itong butas na to. Dito na tayo sa kabila.
So pinaka ano lang po, dapat yung angle of inclination ng ating trace nasa 40 degrees to 45 degrees. So punta tayo sa baba. Titingnan natin kung saan natin ipopesto yung ating mga ano, yung ating mga image switch, no? So, pagmamasdan mo yan, tinawa ko kung saan yung pinaka minimum niya. Yun dapat kung saan matatamaan yung ating ano, yung kung saan tatamaan yung ating image switch. Dapat tatamaan siya dito. Okay. Ito dati pinanggalingan ng mga ano, stopper yan. Pero hindi pa siya limit switch dati. Ang gagawin mo, papatay mo siya kung saan siya tumigil. Saan mo siya gustong ilimit. Yan. Dito natin ipupwesto isang limit switch. Pag pinwesto mo siya dyan, dapat naka-click. Yan, ganyan o. Bono. Yan o. Okay. And next is sa kabila naman. You know. Yun. Kabila naman lalagyan natin ang dimmer switch. Ito siya. So yan po no, nailagay na natin yung mga limit switch natin. Mapapansin nyo, kaya ako linagyan ng parang spacer yan dito na plywood. Para ito, tumama siya dito kasi medyo nakaangat siya dito. Ayan, para sumakot po no. So yan po no, nailagay na natin yung limit switch. So tinanggal ko muna yung timer. So ang mangyayari niyan, itong pinaka ano natin relay. Pag in-energize natin yan, papalo yung ating ano, aandar yung tao nito, yung ating motor, papunta sa kabila. Ano? Yan. Tapos, titigil siya. Diba? Tumigil siya, no? Ngayon, pag tinanggal natin itong pagkaka-energize ng relay, aandar naman siya. Titigil niya siya. Ganun po yung purpose ng ating ano, kung bakit kailangan natin ng timer. Siya yung magpapatay sindi ng ating relay. No? Ganun po yung gagawin natin mamaya. Yan. Pag sinindi mo yung relay, ikot siya sa kabila. Pag tinanggal mo yung energize, ikot siya sa kabila. Titigil siya. Okay? So ngayon naman, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana yung ating pinaka-circuit. Yung mas maliwanag po gamit ang circuit diagram. So ipapaliwanag ko lang po kung paano gumagana yung ating circuit, no? So ito yung circuit natin, meron tayong timer, meron tayong relay, time motor, and dalawang limit switch. So ganito yung una nating scenario. Sa scenario natin ngayon, yung tray natin naka-slant siya na o ganyan. Tapos tinatamaan niya yung limit switch 2. Sa kabila naman yung LS1, yung limit switch 1, hindi siya tinatamaan, no? So ganito yung mangyayari. Paano gumagana? So yung timer natin nakaset siya ng 2 hours on tapos 2 hours off. So paano 'yon? After sa 2 hours na naka-on siya, after ng 2 hours na naka-on siya, mamamatay naman siya. After 2 hours mamamatay siya. Pag namatay siya, 2 hours siyang nakapatay. Then after ng 2 hours na nakapatay siya, sisindi naman siya for 2 hours. Ganun lang po siya kasimple.
So pag nag-on po yan, bali itong nakasaksak dito, magkakaroon ng 220 volts. So yung 220 na yan, pupunta sa pin 13 tsaka pin 14. Yan po yung coil ng ating relay na 220 volts. Pag yan, nagkaroon ng 220 volts, yung coil na yan, na-energize siya, ang mangyayari niyan, yung mga contact niya, yung normally close, magiging open, then normally open, magiging close. So, ganito yan. Itong 9 na to, at saka 5, open yan. Pag na-energize na siya, mag-close yan. Itong, ito, bababa, nakiklik. So, yung 5 and 9 connected na ngayon. Yung 9 and 1, not connected na. So, anong mangyayari nun? Dito po, sa baba, yung kung saan yung kinonect natin yung wire na common, pinakita ko nina na nasa line 2, ipapasok ng kuryente dyan. Yan, sa common, no? Dadaan sa pin number 5. Pumunta yan dito. Tapos, dadiretso dito sa normally close. Diba, LS1, hindi nyo masa tinatamaan, diba? So, ibig sabihin, normally close yan. Ibig sabihin, itong kuryente dito, dadaan yan diretso pamunta sa common kasi close yan, connected. Okay? Tapos, after nun, didiretso naman dito yung kuryente, papunta dito sa ating motor. So, yung tendency nyan, dahil itong common motor natin is connected na sa line 1, iikot na po nyan. Iikot yan. Pag ikot ng motor natin, ibig sabihin yan, pag umikot na yan, itong train natin na to, pupunta dito. Yan, no? So, magiging mangyayari nyan, ganito yun yung kalalabasan. Siya na po sa drawing ko. Ayan, no? Itong motor na to, iikot dyan for 2 hours. Dapat. Pero pag ikot niya, pag umikot siyang ganyan, na pinaikot na yung tray natin, yung tray natin, tatamaan niya yung LS1. Ano yung LS1? Yung limit switch 1. Tatamaan siya ngayon ito. Diba? Kanina, close to. Dumaan yung kuryente dito. Pag tinamaan na yan, pack, yung close, magiging open. Magi-stop na yung motor natin. Ngayon naman, yung LS2 na naka open kanina, siya naman mag-close. Okay? So, after 2 hours naman, di ba, nakasindi pa to. 2 hours na nakasindi yung ating ano, relay. After 2 hours, mamamatay itong ating ano, itong ating timer. At mawawalan ng supply yung relay natin. Diba? Nag-on na itong 14 and 19, no? So, after 2 hours, mag-open na naman yan. Dahil mamatay yung relay natin. Pak! Babalik sa dati, nakaganyan. Ang magko-close naman po niyan is yung N9. So, ano mangyayari pag nag-close? Ngayon, yung common naman natin, may dadaloy na kuryente dito sa kulay black na to na kuryente. Common sa 9. Pamunta sa 1 kasi ito na yung close eh. Dito sa hindi na siya pumunta sa 5 kasi open na 'yon. Yan. Pag pagdaan sa 9 tapos pumunta sa pin 1, dito na normally close yung kuryente natin, pupunta naman sa normally close ng LS2. Makakadaan ba siya o hindi? Oo, makakadaan siya kasi hindi na na-triggered ito ng ating hindi na siya triggered ng ating tray. Kumbaga hindi tumatama yung tray dito. Normally close siya, close pa rin yung ating limit switch. Dadaan yung kuryente natin dito. Pag dumaan siya dyan, diretso sa ating motor. Okay? Hindi ba siya dadaan dito sa kababa? Hindi, kasi open ito, di ba? Kasi yung LS1, tinatamaan ng ating tray. Kaya, naka-open. Hanggang dito lang yan. Kaya dadaan na dito. Iikot na naman yung ating motor niyan. Iikot naman. Itong tray naman natin na to, iikot na naman siyang baganon. Yun. Tapos, after 2 hours, iikot na naman yung cycle natin. Ganun na lang po yung pag-ikot ng ating egg tray. Paikot-ikot na lang siya nun. Maglulup na lang siya. Kasi itong timer natin, isiset natin siya ng sa loob ng 24 hours, patay sindi siya ng 2 hours. Yun po. So, para saan naman itong ating manual switch na to? Manual turn po. Mag-attach tayo ng manual turn dito para pwede natin siyang
ma-switch para mag-level yung ating ano, tray. Pag magkakarga tayo at saka mag-unload ng mga itlog po. So okay, maliwanag po 'yon. If may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba, sasagutin po natin 'yan. Sana po naipaliwanag ko ng maayos ang ating circuit diagram kung paano siya gumagana. Hindi ko lang po basta inassemble, no, para po mas maliwanag sa atin kung ano yung mga purpose ng bawat component na nilagay po natin. Okay? So ngayon, gagawin po natin is iset natin itong timer natin na para mag-automatic na yung turner natin. So sa ngayon, iset ko muna siya ng ano, for every 15 minutes mag-on siya, tapos pag nag-off siya, 15 minutes din po. Kasi masyado mahaba yung 2 hours on and off para sa tutorial po. So ito na po yung timer natin, no? Ang gagawin natin, ang oras is alas 4. Itatapat lang po natin yan sa number 16. Tapos, make sure na ito nasa, nakikita mo yung time or clock na icon. Gagawin natin, pag nasa 16 na siya, make sure na lahat ng block is nakaangat. Nakaangat po. Ayan po, yung block po kasi na yan, naibababa yan eh. Ayan o, yan o, nakababa. Tapos, iangat. Di gagawin lang natin po, pagdating sa 16, yung isa, ibaba natin, tapos yung isa nakataas, alternate, isa, baba. Tapos, yung isa nakataas, alternate kung ganyan. Yan. Ibig sabihin po niyan, 15, kada isang kulay block na yan is that, 15 minutes yung katumbas niyan. Ibig sabihin niyan, 15 minutes on, 15 minutes off, tapos 15 minutes on, 15 minutes off. Sa totoong buhay po, iset natin siya ng 2 hours on, 2 hours off. So, paano yun? Ibig sabihin lang yun, kung ganun gagawin natin, wari, last 4 ngayon, yung mula 16 hanggang 18, ibababa nyo po lahat yun. Tapos, yung 18 hanggang 20, nakataas lahat. Yung 20 hanggang 22, nakababa lahat po. Hanggang maubos yung buong 24 hours. Ganun lang po siya iset. So, i-connect na natin ito sa ating egg turner po. And at the same time, i-connect na po natin yung ating manual turn switch. Okay? So, ito na po yung gagamitin natin na switch, no? Meron siyang dalawang wire na nakonect sa normally open tsaka normally close. So, saan natin siya i-connect? Base dito, yung isang wire, dito yung red, kukonect daw natin sa kung saan nagtagpo-tagpo yung wire ng motor natin, papunta dun sa common ng mga dalawang LS2 tsaka LS1. Saan po yun? Ito po yun, yung pinagsama-sama natin kanina. The reason kung bakit ko siya rinagyan ng ganito, para mas madali siyang tanggalin. Ikot lang natin yan. Tapos ito, isama natin. Tapos, balikin natin ito. Tapos yung isa naman, dun sa common ng ating relay. Isama natin dito. Natin dito sa common ng ating relay. Yan. So yun po, no? Sasaksak na natin yung ating timer. Bali nakaset siya na 15 minutes on, 15 minutes off. Same time, saksak na rin natin yung ating power ng motor natin. Tapos, itong ating manual switch. Yan. Kasi nyo. Diba, dapat hindi siya matay.
So ito na yung gagamitin natin na switch, no? Connect lang tayo ng wire dito tsaka dito sa kabila. Pwede rin dito sa gitna or dito, kahit saan po doon. So ito yung wire nang galing sa ating common papunta sa ating line. Dito tayo puputol. Yun ang i-connect natin dito sa ating wire. Yung kanina sinabi ko. So yun, oh. Nalagyan natin siya ng switch. Switch. Ayan. Mag-ingat lang po, dapat hindi natin nahawakan itong mga yan. Kasi 220 na po yung mga yan. Ayun. Ito yung pag manual tsaka automatic switch natin. Ito naman yung pang switch natin para gumalaw yung ating motor. Okay. Saksak na natin itong ating motor power. Same time ating timer. Yun. Dapat kapag ito naka-automatic siya niyan. Pag tinas ko siya magiging ano siya, manual turn. And then kailangan pindutin ko 'to. Yan. Pinatay ko, yun, no? Binuksan ko, ikot siya. Yun po, no? Ito yung pinaka manual turn natin. Yan. Pag pinatay mo, yan, level na siya. Doon ka na pwedeng mag-load and or unload ng mga egg. Yun po yung tinatawag natin automatic and semi-automatic na egg turner. Meron tayong automatic. Yan. Automatic siya nyan. Hintayin natin mag-on yung ating timer. Saka siya mag-aandar. No? So, bago natin gawin yon, dapat yung ating tray naka ano na, hindi siya naka ganyan, naka slant na. So yan, manual turn muna natin. Yan, patayin natin, then hintayin natin yung timer natin after 15 minutes mag time, magsiswing na siya. Okay, so yun po, no, testingin na natin ngayon kung aandar yung kanyang automatic turner. Dapat after 15 minutes or pag nag-on po yung ating timer is iikot yung ating tray or motor, tapos yung tray natin mag-turn. Pagpunta naman sa kabila. Dapat pagka-turn niya, pag sumagad siya dun sa limit switch, dapat mag-stop na siya dun. Then after 15 minutes ulit, iikot naman yung motor, iikot na naman yung tray natin pakabila naman. Then mag-stop na naman. Ganun dapat yung kanyang mechanism. So panoorin po natin. Yun, no, gumana na siya, no. Binalaw ko lang siya ng konti, niikot ko lang. Yun, perfect. Nakita nyo po, namatay yung ating timer, same time yung ating relay, pero umikot pa rin yung ating ano, umikot pa yung ating motor. Tapos yung tray natin, nag-turn naman pumunta sa kabila, and then nag-stop ulit. So yun po yung nangyari. As we expected, successful po ang ating ginawang automatic egg turner using
analog timer with relay and limit switch. Ayun po, no? Kung gusto niyo pong gumawa ng ganitong klase ng automatic egg turner, panoorin niyo lang po yung ating video. Sigurado po ako na pagkatapos kong mapanood at meron po kayong mapupulot at kayo rin po ay matatapos niyo po ang inyong project. So yun po, no? May natapos na naman tayong another video tutorial. Sana po kayo ay may natutunan sa video natin na to. At ipapaskill ko nga po pala, eto, mapakita ko nga po pala sa inyo yung corrected at saka simplified po na circuit na ginamit natin sa video na to, para po inyong maging, para po magamit nyo po as a guide kapag kayo po ay gumagawa na ng inyong project. So maraming salamat po sa panonood at pag-suporta sa channel natin. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please click the subscribe button and notification bell para ikaw ay updated po sa ating mga bago pa natin video na i-upload. So maraming salamat po sa panonood, sa suporta, sa pag-subscribe. See you on the next video. Bye-bye!